kalungkutan, sabi ko mga panalangin Panginoon, salamat po sa mga unexpected blessings na binibigay sa amin, sa mga rewards Panginoon, maraming maraming salamat po at kayo po. Malapit kami sa inyo Panginoon. Nagpapasalamat din sa pagbigay ng magandang kalusugan sa bawat isa sa aming Panginoon sa malakas na pangatawan na kami nakakaroon at nagkakaroon po ng nakakataon po na mga pagbabaho Panginoon at nagpapanalamin ng mga responsibilidad sa aming buhay Panginoon gaya po sa aming pamilya gaya din po sa aming po na gawain po sa inyo Panginoon. Maraming maraming salamat po at dalangin po namin patuloy ang pagpapala niyo po sa aming mga gawain, sa aming mga hanap buhay Panginoon, sa aming mga trabaho, pag-ingat niyo sa amin. Kaya din po Panginoon ang pagbigay sa amin ng magandang kalusugan din po. At kaya din po lahat po Panginoon ay pagpalain niyo po, especially sa pagbigay po ng inyo ng pagpapala spiritual sa amin. Ito po ang sabat na langit, sama kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay hilingin ko po si Pastor Joel na pangunahan tayo sa ating congregation of prayer. Tayo mga kapatid, nandito kayo para sa ating pangunahin. Ako namin Diyos, karapat-dapat mo kayong pagbigin ng lahat ng itong mga galang. Kapagkat sa iyo po nagagaling ang lahat, tama na iyo po ang buhay. Tayo po ang pinagkukuhanan ng kalakasan ng mga tao at mga oportunidad upang sila ay parating ng mga buhay dito. Kalisamay ng pag-umintay po ng iyong sanggilita. Kaya nga po ang mga kapagkakas na iyo ay isang bahay. Kami po ng orawa ay madalami na palagi nito kami kumawin sa diwa ng pagsamba, diwa ng pagkilala sa inyo, yung pinakamataasan sa lahat. At dalangin namin, Ama, na pagkakasin kami sa Espiritu Santo at lagi sabi sa inyong salita bilang pagkain ng aming Espiritu. Amin patuloy yung pinapagubili ng mga sa inyo, kanalagayan ng dahil sa gift, ang hilingan sa pagkitan, ang mabuhay ng pagkakasya. Dalangin po namin naman na mawa po ay ang mga epekto nito kung hindi man ma-deratipate ay malesan man lang Panginoon. At huwag mga Panginoon magdala ito sa matindipang mga dilubyo na maaaring maranasan ng tao. Dalangin namin, Ama, ang mga Kristiyano na nandoon sa bansa na yun, sa Catholic Range. Mga Panginoon, ingatan niyo po sila at i-comfort po sila at kung mga sila makaranas ng mga matitinding mga karanasan na dulot ng mga ganitong limaan. Aming Panginoon na dinadalangin na patuloy na lumaganap ang mga sa kapila ng mga ganitong mga karanasan, mga pangyayari. At dinadalangin namin, Ama, na kami ay sakpatan po na tapang pagtakas ng loob na magpatuloy sa kapila ng mga ganitong mga nakita namin nangyayari sa paligid at mga personal namin mga naranasan na mga hirap, mga kapitatian dito sa mundo ito. Mga Panginoon, dalangin natin na ang lahat na nagnanais na sumama sa inyo ay ayusin po ninyo ang harap upang ito ay hindi na nagawa. Sa ating Panginoon, sila'y malaya na makapag-ito ng mga aming Ama, dinadalangin ang mga
ang mga kapwa ang magdala sa inyong kaharian. At kami po rin nakikisa sa iba't ibang mga iglesia na may ganitong kadugain. Aming Panginoon na ipinadalangin ang bawat isa. Nunawa ay kasi espiritu kami na may isang layunin ang pagkaganapin ang Evangelyo ng kaharian. Katanapin namin, Ama, na ang bawat isa ay gawin ang kanilang sarili na kagamit namin sa ganitong mga gawa. Nawa, Panginoon, ay aming maalala ang mga pangako ninyong binitawan sa pagganap ng mga bagay na ito. Aming din, Panginoon, ay ginagamit ang mga kapatiran ng Kristo na sa kayo ay pinanambahan din. Kaysa nila, Panginoon, ang kanilang mga hangarin para sa kanilang mga iglesia ay magkaroon katuparan. Ay mga ila sa kanila na nagtatayo na ng kanilang mga church building. Nawa, Panginoon, isupply niyo po ang kanilang mga pangailangan upang matapos ito. At dalangin po namin, Ama, na kami rin balang araw ay magkaroon ng building din. At nawa nga po, ang mga gagamitin ninyo ay magpatuloy at maranasan namin ang inyong kabutihan sa amin. Aming pinadalangin, Ama, ang mga hanap buhay ng bawat isa, Panginoon, ang buto ay muling paspasan. At lantinit ang aming pananambahan. Kami pinagtatabulin sa inyo ang pangalan ng salita ng Diyos na wala sa aming spirit ang patuloy na magulo sa amin. At hindi kami tuon sa dalim ng aming pananampalataya at relasyon po sa inyo. Makilala na ako kayo bilang aming Ama at kami ay kumilos bilang inyong mga anak. Ito po ang aming sa aming dalangin sa pangalan lamang po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo po ay magkilig ako kayo at muling nakawit bago tayo dumako sa may kinig ng salita ng Panginoon. Awitin po natin standing on the promises. Standing on the promises of God.
Sige, ko po lang tayo kay Pastor. Hindi natin umpisahin sa verse 1, kundi doon na tayo mag-uumpisa.
sa verse 17 mismo. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng pagbubuhay, sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sandibutan ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Tayo umiibig, sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napubuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Dito'y ating naikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalataya si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang itadal ng Diyos ang kanyang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. Bilang exegesis natin dito sa talatang ito, ay binanggit ng manulat na walang iba sa kondisyon ang apat na dahilan sa pagsulat na ito sa mga mananampalataya. Ito ay para maitadal nila sa kanilang kagalakan. At yan ay una na guwardyahan nila ang kanilang mga sarili laban sa kasalanan. Tandaan natin, ito ay sulat sa mga mananampalataya. Kaya ito ay sinasabi rin sa atin bilang mananampalataya sa ating panahon. At pangalawa, upang balaan sila o bigyan ng warning laban sa mga bulaang turo. At pangatlo ay para mapalakas ang kanilang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At pang-apat ay upang magkaroon sila ng katiyakan na sila'y may buhay na walang hanggan. At dito sa pang-apat, ito ang medyo bibigyan natin ng diin. Sa Biblia, ang liwanag ay simbolo ng kabanalan. Hindi kailangan maaaring atangan ng kasalanan ng Diyos dahil siya ay banal. At yan ang kanyang pangalan ayon sa isang talata ng Biblia. Kaya nga po, may mga atheist or mga tao na hindi maka-Diyos ang ayaw nila sa Diyos ng Biblia sapagkat nakikita nila na may mga ginagawa ang Diyos sa mga tao na sa tuwing ay mukhang hindi maganda, mukhang masama. At sa gayon ay sinasabi nila na ang Diyos ay masama. At kapag sinabi ng Diyos masama, ibig sabihin ay ang Diyos ay nasa ilalim ng kasalanan. Eh ngayon, ang Diyos ay banal,
At dahil isinilang tayo sa kanyang pamilya, natanggap din natin yung kanyang banal na katangian. Ang Diyos ay pag-ibig, sinulat niya liwanag, at ang Diyos din ay liwanag. Kaya nga po, ang pinag-iinugang tema ng sulat ni Juan ay ang Diyos ay buhay, liwanag, at siya rin yung mabili na pag-ibig. At yung kanyang persona ay nananawagan tungo sa banal na pamumuhay at pagmamahal sa kapatid sa parte ng mga mananampalataya. Ang Diyos ay pag-ibig, sa liwanag, sa makatwid. Ang kanyang pagmamahal ay banal na pag-ibig. At ang kanyang kabanalan ay ipinahayag ng may pamamahal. Ang pag-ibig ng Kristiyano ay espesyal na uri ng pagmamahal. Ang pagmamahal na umusbong mula sa pinaka-essence ng Diyos mismo ay yan ay dapat espiritual at banal. Ang tunay na pagmamahal na ito ay ibinuo sa atin. Ibinuo sa atin sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu na ipinigay sa atin. So ito isang bagay, isang damdamin or gawain o taglayin na hindi natin iniimbento. Ito ay dumating sa atin. Sabi nga dito sa Romans 5:5, "And hope does not put us to sin because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us." At kapag tayo ay naging mga Kristiyano, tinatanggap natin ang banal na Espiritu. Ang presensya ng Diyos sa ating buhay ay patunay na talagang kabilang tayo sa Kanya. Binibigyan din niya tayo ng kapangyarihang magmahal. Umasa tayo sa kapangyarihang iyan sa pagtulong natin sa iba. Hindi pagtulong na para sa philanthropist lang na kundi umuspok or nagiging resulta ng pag-ibig na yon na galing sa Panginoong Diyos na nandun na sa ating mga puso. At kapag ginawa natin ito, magkakaroon tayo ng tiwala sa ating mga sarili. Ngayon mga kapatid, ang tao naging salita doon sa kasangapan lang, meron itong talatat na tungkol doon sa bagay na sinasabi ko, na sabi rito ay, "Herein is our love made perfect that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world." Yan ang unang verse na ating binasa kanina. At gusto ko ipapansin sa inyo yung ginamit na salita dyan. Perfect. Nais ng Diyos na gawin perfecto sa atin ang Kanyang pag-ibig. Yung Kanyang pag-ibig sa atin at ang pag-ibig natin sa Kanya. Yung salitang perfecto na ginamit dyan, yan ay nagdadala ng idea ng maturity at pagkakompleto. Ang isang mananampalataya ay hindi lang dapat lumago sa biyaya at kaalaman. Kung matatandaan ninyo, yan ang sinulat sa 2 Pedro, sa 2 Peter chapter 3, verse 18, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." So, gampanin natin, pero hindi nga doon natatapos iyan. Sapagkat siya rin, ang mananampalataya ay dapat tumago sa kanyang pagmamahal sa Ama. At ito ay ginagawa bilang tugon sa pagmamahal ng Ama sa mananampalataya. At maaaring natin itanong, gaano ba tayo kamahal ng Diyos? Eh, sapat na upang ipadala ang kanyang anak upang umatay para sa atin. Yan ang itinuturo sa atin ng pamosong John 3:16. "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Minamahal niya ang kanyang mga anak sa paraang patulad ng pagmamahal niya sa Panginoong Jesucristo.
ay pinatutunayan sa atin mismo ng panalangin ng Panginoong Jesucristo sa Ama. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Ama, may they be brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Tandaan mo ito, mga kapatid. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo kung gaano yung pag-ibig ng Diyos sa mga mananampalataya. Napakataas pa lang pag-ibig yan, sapagkat yan yung pag-ibig mismo na naranasan ng Panginoong Jesucristo mula sa Ama. At sinabi sa atin ng ating Panginoong Jesus na nais ng Ama na ang pag-ibig na kanyang inibig sa anak ay nasa kanyang mga anak. Doon sa verse 26, I have made you known to them and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them. So ito po ay pananalangin ng ating Panginoong Kristo kay ipag-usap niya sa Ama. At ang tinutukoy niya, they, eh yan po'y walang iba kundi tayo, mga mananampalataya. Kaya, kanina, ay nagkaroon ng introduction nga ang ating kapatid, si Andrew, tungkol sa theology. At sinabi doon ang kahalagahan ng kung bakit kailangan natin matutunan yan. At yan ay ang pagkakaroon ng klarong pagkakilala tungkol sa Diyos na mag-aakay sa atin tungo sa masigasig na devotion sa Kanya. At ang ating mensahe na pwede makuha dyan ay ganito. Ang buhay Kristiyano ay dapat maging isang pang-araw-araw na karanasan ng paglago sa pag-ibig ng Diyos. Madali lang namang gawin malapirakraso ang buhay Kristiyano at maging abala sa bawat bahagi nito sa halip na isang buong larawan ng pinagtuturunan. Ang isang grupo ay maaari magbigay din sa kabanalan at himuking maigi ang kanyang mga miyembro na managumpay sa kasalanan. Ang iba ay maaari ipagdiinan ang pag-witness o kaya naman ay separation from the world. Pero ang bawat mga pagdiin na ito ay talagang mga produkto lang ng iba pa na yan ay ang paglago ng isang mananampalataya sa kanyang pag-ibig sa Ama. Ang tinatawag natin mature Christian love, ang pinakadakilang pangkalahatang pangailangan sa halay ng mga tao ng Diyos. Ngayon, ang maaari natin itanong, paano malalaman ng isang mananampalataya na ang kanyang pag-ibig para sa Ama ay gumugulang o nagmamature at papunta na sa pagkahilog? Kaya ang sagot, meron tayong kumpiyansa o pagkakatiwala sa Diyos. At balikan natin, ito naman itinan natin sa English, yung ating text 17-19. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so we are in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. We love him because he first loved us. Dalawang bagong salita ang dumating sa vocabulary ng word dito. Yung isa ay salitang fear or takot. At yung isa naman ay salitang judgment or pagparusa. Ang nakakagulat na kapatid, ito ay liham sa mga mananampalataya na. Posible ba na ang mga Kristiyano aktwal na makapamukay sa takot at nalalagim sa paparating na pagparusa? Yes, saksak ang palad. Maraming mga nagaangkit mga believers ang nakaranas ng dalawang negatibong damdamin ito sa araw-araw ng kanilang buhay. Ang dahilan ay hindi sila lumalago sa pag-ibig sa Diyos. Yung English word na boldness o katapangan
ay, yung nasa verse 17, ay maaaring mamahulugan ng kumpiyansa or confidence o kaya naman ay kalayaan ng pagsalita. Hindi naman ito nangangahulugan ng kayabangan o makapal ang mukha. At nagapun tayo sa ng Greek word para sa salitang fear or takot. Sa ating English vocabulary, ito ay ang salitang phobia. Ang lahat ng klase ng phobias sa psychology books ay may tala na. Halimbawa, acrophobia. Yan ay pagkatakot sa mga matataas na lugar. At ang hydrophobia, yan ay pagkatakot sa tubig. Si Juan ay sumusulat tungkol sa crisis phobia or pagkatakot sa hatol parusa. At nabanggit na niya ito sa unang Juan. Sa 1 John chapter 2, verse 28. Nasabi doon, "And now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming." At ngayon naman, dito muli niya ito pinapasadahan. Ngayon, ang punto natin, ang mananampalataya na dumaranas ng gumugulang na pag-ibig ay lumalago sa kanyang kumpiyansa tungo sa Diyos. A believer in Jesus Christ does not have to fear the past, present, or future dahil naranasan na niya ang pag-ibig ng Diyos and His love is being perfected in Him day by day. Meron siyang magalang na pagkatakot sa Diyos. Hindi nga takot na nakapanindi. Siya ay isang anak na rumirespeto sa kanyang ama. Hindi parang isang bilanggo na napapangiwi sa harapan ng isang hukong dahil sa nagaambang mabigat na sentensya. Ang sabi sa atin, dito sa Hebrews chapter 9, verse 27, "As it is appointed unto men once to die, but after this the judgment." Ito ay tinakda sa mga tao na mamatay na minsan, ngunit pagkatapos nito ay ang paghatol. Pero, ang isang Kristiyano ay hindi natatakot sa future judgment dahil nagdanas na ng paglunsan si Kristo bilang hatol doon sa krus. Kaya naman, pati una na niya sinabi ang ganito. "I tell you the truth, those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life." Katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na dumidinig sa aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na paparoon pa sa kahatulan, kundi naglipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. O kaya naman, yan yung sinasalamin noong Roma 8.1 sa Romans 8 verse 1, "There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus." Kaya, ang nais ko lang parating dito ay para sa isang Kristiyano, ang kahatulan ay hindi sa future. It is already past. Nakaraan na. Ang mga kasalanan niya ay nahatulan na doon sa krus at hindi na muling dadalhin sa laban sa kanya. Kaya, bilang hamon sa atin, may takot ka pa ba ngayon sa hindi matatakasang pagharap sa Diyos sa panahon iyon? We do not need to fear the present because perfect love casteth out fear. As we grow in the love of God, humihinto na tayo sa pagkatakot sa kung ano ang kanyang gagawin. We do not have to be afraid of the future because our sins were judged
in Christ already noong namatay siya sa krus. The Father cannot judge our sins again without judging His Son. For as He is, so we are in this world. Ang araw ng paghukom ay ang oras na ang lahat ng tao ay haharap kay Kristo at mananagot sa kanilang mga aksyon. Sa Diyos na nabubuhay sa atin sa pamamagitan ni Kristo, wala tayong dahilan upang matakot sa araw na ito dahil tayo ay naligtas mula sa kaparusahan. Sa halip, maaari nating abangan ang araw ng paghukom dahil ito ay mga mahulugan ng katapusan ng kasalanan at simula ng isang harapang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kung matatakot tayo sa hinaharap, kawalang hanggan ng paghatol ng Diyos, ay maaari natin ipaalala sa ating sarili ang pag-ibig ng Diyos. Alam natin na lubos niya tayong minamahal. Pwede mong balikan ang Romans 8, verses 38 hanggang 39. Maresolba muna natin ang ating mga takot sa pamamagitan ng pagtuturo ng pansin sa kanyang hindi masusukat na pag-ibig sa atin. At pagkatapos ay sa pamamagitan ng pagpahintulot sa kanya na mahalin ang iba sa pamamagitan natin. May mga taong nasasabing sumasampalataya sila sa Diyos. Pero may takot pa rin sa kanilang mga puso sa pagharap sa Diyos. Eh sila yung walang kamalayan sa intensity ng pagmamahal ng Diyos. Kung ano ang pinaghuhugutan ng hindi masusukat na pag-ibig na ito at hindi naniniwala sa mga pangako ng Diyos. Ganyan-ganyan ang salubin ng mga kultong samahang sa Diyos daw, pero galit sa aral at sa mga Kristiyanong nagtuturo ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya ang aking apela sa iyo, nawa ang kanyang pag-ibig ay magpapatahimik sa iyong mga takot at magbibigay sa iyo ng tiwala. At bilang konklusyon, ang takot sa totoo lang ay ang simula na ng panalangit parusa. Ikaw mismo ang gumagawa nito. Pinaparusahan natin ang ating mga sarili habang pinagbubulayan natin ang naghihintay sa unahan. Maraming mga tao na bibigat na kung iisipin pa lang na pupunta sila sa dentist clinic. Isipin mo kung gaano na ang isang tao hindi ligtas ay mahapis habang iniisip niya ang araw ng katulad. Mas grabe yun. Pero yamang ang Kristiyano ay may katapangan o kapanatagan doon sa araw ng paghatol, magagawa niyang magkaroon ng tapang habang binabaka niya ang buhay ngayon. Sapagkat walang sitwasyon sa buhay na ito ngayon na magsisimulang ikumpara sa nakahihindik na kalunos-lunos na araw ng paghatol at tayo ay wala na doon. Kaya nawa dahil dito ay tayo magbarang kapantagan at pagpupuro sa Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli po ay ipinaalala niyo sa amin at ipinaalam kung gaano katindi ang pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin. Na hindi namin sukat na kalangin ay gagawin niyo po sa amin bilang mga makasalanan. Kaya nga po, nawa po ay magagampanan namin ang tugon dito na matuto kami umibig sa aming kapwa sa abot din ng aming makakalim. Ito'y sa tulong na rin ng pag-ibig na ibinuhos sa mga puso namin. At ipagagawa namin sa kalakasan ng Espiritu Santo, sa kanyang kapangyarihan, sa pangalan lamang po ng Panginoong Jesucristo. Amen.
sa pagkakasalitan ng pinanginig, maraming Panginoon, maraming salamat po sa assurance na meron pa sa amin, na anak mo, na salamat po po, yung iwala na ating salita, na ito yung aming kailangan po, maraming salamat po sa pagbigay niyo po, na kapatala po, na ito maraming Panginoon, sa amin, excited Panginoon sa ating buhay sa pagbalik po Panginoon ang ating tulang yung araw Panginoon ang namin sa aming buhay sa pagpapatuloy ng mga buhay dito sa aming buhay sa Panginoon ang pagkali po ay nagalang sa aming buhay sa pagbalik na kaya po Panginoon hindi na maluma bawat po sa aming sa mga susunod na pagkakalang gawa ng Panginoon sa aming pansamantalang buhay sa pagbalik po, namin po kasama sa susunod na mga salamat po at ito po ang aming salamat na namin sa mga mga Yesus. This is the